Department of Education, mahigit 700 estudyante sa Pilipinas ang biktima ng bullying mula taong 2012 hanggang 2013. Kaya naman, paigtingin ng DepEd at PNP ang pagbabantay laban sa iba't ibang uri ng karahasan at bullying sa loob at labas ng eskwelahan. Saksi si Bam Alegre. Excited man mag-grade 8 si Andrea sa darating na Lunes, may hindi raw siya na-miss habang bakasyon ang mga kaklase niyang bully. Pag bumibili po kami ng pagkain, minsan po pag may sukli po, nang-aagaw po agad sila ng sukli, ganun po. So pag hindi po binibigyan, nagagalit po. Sa tindi naman ng naranasang bullying ni Sofio, di niya tunay na pangalan, nilipat na siya ng paaralan. Maraming beses daw kasi siyang kinutya at binantaan ng pananakit ng ilang kaklase at ang kanyang bag, minsan din nilagyan ng basura. Tinatawag ako ng mga names, for example, bobo ako, ganun. Wala akong talent, ganun, parang ganun. Tinatawag akong autistic, bastos, bakla. Tinatayang mahigit 200 milyong tao sa buong mundo ang nakaranas na ng bullying. Dito sa Pilipinas, noong nakaraang school year, ayon sa DepEd, halos 80% ng mga incident report may kinalaman sa bullying. Ang bullying sa paaralan hindi dapat baliwalain ng mga magulang at guro. Nakaka-apekto raw kasi ito sa personalidad at pananaw ng biktimang mag-aaral hanggang sa pagtanda. Sila yung nagiging matahimik, naging papakita ng pagiging matatakutin. Kung makakita tayo ng kakaibang kinikilos ng mga anak natin, lalo na kung umaayaw na silang pumasok, mas maganda na kausapin agad ang bata. And it will never be conducive to learning kung may mga ganitong issue na kinakaharap ang batang ito. Para mapangalagaan ang mga mag-aaral kontra bullying, naglabas ang DepEd ng Child Protection Policy noong 2012. Ipinatupad ang isang sistema sa pagdokumento at pagtugon sa mga reklamo ng bullying. Bawat paaralan sa Pilipinas, kailangan may komite na nakatutok sa bullying at iba pang uri ng child abuse. Nagkakaroon kami ng seminar orientation, hindi lang sa ating mga kaguruan, kundi pati sa mga magulang at mga mag-aaral upang ang bawat karapatan ng mag-aaral ay mabigyan ng proteksyon. Sa labas naman ng mga paaralan, mas paigtingin daw ng PNP ang pagbabantay sa mga lansangan para maiwasan ng iba't ibang uri ng karahasan katulad ng mga gang war. Maging sa social media, nakaronda ang PNP kaya iwasan din ang cyberbullying. Pero paalala ng isang psychologist ng mga bully, karaniwang mga estudyante rin na mas nangangailangan ng gabay. Hindi maganda na ang isang bully makalakhan niya yung ganong ugali na ganon na lang kadali para sa kanya ang manakit. Ako si Bam Alegre, ang inyong saksi.